So what's up guys, welcome back to this channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag battery operated ng Mio's 40. Kasi magpapalit din tayo ng kanyang headlight, kaya iba battery operated natin siya. Kasi yung hindi pa siya naka battery operated, kasi sa stator pa lang siya kumukuha ng kanyang kuryente. Pag i-start natin yung motor, saka lang ilaw yung kanyang headlight. So iba battery operated natin siya, para from the world itself, sa battery na siya kumuha ng power para mas malakas kaagad or naka-steady na kaagad yung kanyang ilaw. Ngayon kasi sa stator pa lang siya kumukuha ng kanyang connection. Kaya kung mapapansin nyo, pag umiilaw siya, nag-aandap-andap yung kanyang headlight. Kahit sa ang sporty na hindi pa naka-battery operated, nag-aandap-andap yung kanyang ilaw. Kapag nire-rev mo siya, saka pa lang lalakas yung kanyang ilaw. So, tara guys, samahan nyo ko. Una, baklasin natin tong flarings ng kanyang motor. So ayan, tanggalin natin yung kanyang headlight bolt. At dahil binuksan na rin natin, linisin na rin natin kasi madaming alikabok na nakakapit sa mga wire natin. So linisin na rin natin. Balutan na rin natin tong harness ng kanyang headlight para mas malinis tignan. Sunod ay hanapin natin yung 4-pin connector kung saan nandoon yung wire ng stator. So dito sa dalawang kulay puti na to, isa dito yung 4-pin. So makikita naman natin dyan. Makikita natin dyan yung 4-pin, tapos yung isa parang 2-pin lang yata yon or 3-pin. So ito, hanapin natin. So ito yon. So 4-pin yung lagayan pero 3 pin lang yung nakalagay dyan. May extra siyang butas. So hanapin natin yung yellow na may red na wire. Pag nakita nyo na, ay tatanggalin natin yung yellow na may red na wire. Kasi papalitan natin yan, lalagyan natin ng extrang wire para ilagay sa accessory wire ng kanyang motor. So ang accessory wire pala ng kanyang motor ay kulay brown kasi Yamaha ito. Ang accessory wire ng Yamaha ay kulay brown, solid brown. So ayan, natanggal ko na siya. Ngayon, kakabitan naman natin siya or papalitan natin siya ng extrang wire. So, ang ginamit ko ay same na kulay, yung yellow na may red na line. So, yan yung ikakabit natin dun sa solid brown wire or accessory wire ng kanyang motor. Ikabit lang muna natin ito dun sa kung saan natin tinanggal yung yellow na may red na wire na tinanggal natin kanina. So, yun yung ipapalit natin doon. So ikakabit ko na ngayon itong extrang wire na ito. And kung mapapansin nyo, diba sinabi ko sa inyo tatlo lang yung laman ng 4-pin socket na tinanggal natin. So ikakabit naman natin siya doon sa extrang butas para hindi na siya nagagalaw or hindi na siya dumikit doon sa ating body ground or doon sa chassis ng motor para hindi siya masunog. Para mas safe siya, ibalik natin siya doon sa butas kung saan wala siyang connector. So ayusin lang natin guys. After nating maayos, ibalik na lang natin siya sa kanyang socket. So ngayon, ikakabit na natin tong extrang wire na kinabit natin doon sa accessory wire ng kanyang motor. So dito ako kumuha sa kanyang brake light. So ito kasing brake light na to, pag sinusian mo pa lang kahit hindi mo pinapaandar yung motor, meron na siyang kuryenteng dumadaloy. So, yun yung ibig sabihin nun is battery operated yung dumadali dito or yun ang gagaling mismo sa battery yung dumadaloy dito sa wire na ito. So, itong brown wire yung kailangan nating tanggalin. Dito natin ikakabit yung extrang wire na kinabit natin doon sa 4-pin na tinanggal natin kanina. So, ito yung magsisilbing power or dito yung magsisilbing power supply ng ating headlight na manggagaling doon sa ating battery.
So ayan, nakabit na natin. So ganyan lang kasimple guys. Kung makikita nyo, parang walang wala siyang putol para mas maganda siyang tignan. So ayan, pwede na natin ikabit yung kanyang headlight. So bago yon pala, pwede na rin natin linisan yung kanyang headlight para pagbalik natin is malinis na rin. Yun nga, sabi ko nga kanina, binuksan na rin natin, linisan na rin natin. Wasram T19 pala yung ilalagay natin dito na cool white. Kasi matagal ko na rin gamit to, almost 3 years na yung nasa aking kabilang motor ko. So ito rin yung ilalagay natin dito sa Yamaha Sporty. So T19 to ng Osram, cool white. So kabit na natin guys. Kung nakikita nyo, may marker naman siya, so madali nyo lang maikakabit yan guys kasi meron siyang guide. After nun, ikabit na natin yung kanyang harness para matesting na natin kung gumagana ba. So yan guys, testing na natin. So kung mapapansin nyo, hindi ko siya in-start button or hindi ko siya kinik. So meron na siya kaagad ilaw. So naka-direct yan sa battery natin. So pag susi natin, gumagana na kaagad yung kanyang accessory wire. May kuryente na kaagad na dumadaloy. So yan, i-start din natin siya para makita nyo kung gumagana din ba siya kahit umaandar siya. So yun guys, ganun lang kadali mag-battery operated ng Mio Sporty. So kasama na rin pala dyan yung park light, battery operated na rin yung park light niya at saka yung headlight niya. So maraming salamat sa panonood guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo lagi sa lahat ng mga video na lagi nating i-upload dito sa ating YouTube. Maraming salamat guys sa panonood, ride safe lagi and God bless. So mabuhay kayong lahat guys, maraming salamat sa solid na suporta na patuloy niyong binibigay sa akin. So salamat guys.